Si Diego Silang, bata pa lang ay nagtrabaho na bilang katulong ng kura paroko ng Vigan. Doon siya naging mahusay sa pagsalita ng wikang Kastila. Siya ay pinadala ni Padre Crisolo bilang mensahero kung saan siya ang nagdadala ng mga sulat mula sa Vigan papuntang Manila. Sa isa sa kanyang mga paglalakbay, ay inatake siya at ang kanyang mga kasamahan ng mga katutubong Zambal sa baybayin ng Zambales. Pinatay sila ng mga katutubong maliban kay Diego na nakaligtas dahil napahangan niya ang mga katutubo sa kanyang pagsasalita ng wikang Kastila, ngunit siya ay naging bihag. Pinalaya siya sa pamamagitan ng ransom na pinadala ng mga misyonarong rekoleksyonista. Nakabalik at nagtrabaho uli si Diego sa Vigan bilang isang principales. Sa kanyang pagbalik sa Vigan, ay nakilala niya si Gabriela Silang, isang maganda, mayaman, at matalinong binibini. Maraming mga lalaki ang naniligaw kay Gabriela, ngunit si Diego ang nagbagi. Sa kanilang nabuong pagmamahalan ay naging mag-asawa silang dalawa. Noong Setyembre 24, 1762, inatake ng Hukbong Britanya ang Maynila. Nasakop ang Maynila noong Oktubre 1762 at ang pagsakop na ito ay kabilang sa 7 taong digmaan. Napansin ni Diego na humihina ang Hukbong Kastila at dito naisipang mamuno ng kilusang revolusyonaryo sa Hilagang Luzon. Nagtatag siya ng sariling kampo sa isang mataas na bundok na kung saan matatanaw ang kabuuan ng lalawigan ng Vigan. Habang abala ang mga Kastila sa pagkuhang muli ng Maynila, inutos ng pamahalaan na sumuko si Silang, ngunit hindi siya nakinig at nakipagsanib-pwersa pa siya sa mga Ingles. Sumulat siya ng liham sa pamahalaang Ingles at dito niya kinilala ang pagsakop ng Maynila. Nagpatawag ang mga opisyales ng Espanya o mas kilala bilang audyensa sa Maynila at nag-alok ng pabuya kung sino man ang papatay kay Diego Silang. Noong 28 ng Mayo, taong 1763, binisita si Diego ng kanyang mga kaibigan na sina Miguel Vicos at Pedro Bekpes sa kanyang kuta. Tinaksil nila si Diego nang binaril nila ito kapalit ng pabuya ng audyensa. Binawian ng buhay si Diego Silang sa edad na 32. Kaya tinuloy ng kanyang asawa na si Gabriela Silang ang kanyang sinimulan na panghihimagsik laban sa Espanya. Si Diego Silang ay isang mahusay na pinuno at disiplinadong militar. Dahil sa kanyang husay sa pamumuno ay tinagurian siyang liberator ng Ilocos. Si Gabriela Silang ay tinaguriang unang babaeng heneral dahil sa kanyang katapangan at kagitingan para sa kapakanan ng bayan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nating makikita ang paghihirap at pagkakayod ng ating mamamayang Pilipino kahit na konti lang ang kanilang kita. Sa patuloy na kahirapan, paano si Silang ang makatarungang kinabukasan na hangad ng maraming mga Pilipinong kagaya ni na Diego at Gabriela Silang. Katong ari ka sa mga ikuan pika sa sagka sa kuan king namjunay dijuna katong ari ka sa mga ikuan pika sa sagka sa kuan king namjunay dijuna may kesa niya nay mong gawas dito at ngin dito niya kami duha kami nay mong ayaw ti bus oh ayaw ti bus oh ayaw ti bus oh ayaw ti bus ila mo sige tawag mo.
Go. Ay, isa.